Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put into a song. Okay. Kumusta kayo mga ka-TH, no? So, mayroon po akong ibahagi sa inyo tungkol ito sa nature at man-made na bato, no? Ito po yung nasa harapan natin mga ka-TH, no? Kung titingnan mo ito, ang iba ay sasabihin ito na mapstone o kaya sasabihin na treasure sign, no? Okay, so sa atin po mga katiets, ito po ay nature, no? Napaka common po itong ganitong bato. Ang kalikasan po ay napakagaling po gumawa ng purma o hugis. So ito po ay classy size, matatawag nating rock formation, no? Mayroon siyang mga ganyan-ganyan na butas-butas, no? So napakadali po na kilatisin ang isang bato na man-made at gawa sa nature, no? Katulad na lang niyan, kung titingnan mo, walang direksyon yung pagkagawa ng pagkabutas-butas, no? Mga hole, walang direksyon. So kung wala kang confirmation na makikita dyan, katulad nito, wala talagang confirmation na nagpahiwatig na may deposit sa area o siya ba ay kabilang sa landmark, so talagang nag-conclude tayo na nature po ito, no? May pakita ko sa inyo mga ka-TH ito, oh. Yan formang otso, diba? Number 8. So ganyan ka galing ang nature gumawa. Kapag nakita ito ng ibang treasure hunter, sasabihin na budha ang laman. Okay? So, bakit sinasabi nating tayo, nag-conclude tayo na ito po ay kabilang sa nature at ito ay hindi isang treasure sign? Dahil po, wala po akong nakitang confirmation. So, baka magtaka kayo or magtanong kayo kung ano yung confirmation na sinasabi natin. Ihalimbawa ko na lang yung bato na yan, kung mayroong arrow dyan na nakaukit, so posible na yan po ay man-made. Isa pa, kung mayroong kahit kunting markings na lang dyan na makikita, yan po posible po yan na man-made. Okay? So yun po ang unang reference. So pangalawa, kung may detection yung area, kung talagang kailangan natin yung gadget, doon papasok yung gadgets, mga ganitong klase na bato, no? Oo, pero unang-una, kilatisin mong mabuti. Oo. So, magbigay ako ng halimbawa, no? Unang halimbawa ito kanina. Pero kung makikita ninyo, hindi pantay, no? Ito, pangalawa, hindi rin pantay, no? Hindi pantay. So, ang mga Japanese po, kapag gumawa sila ng hole, pantay po 'yan. No. Kasi ito minsan tamark. Yan po ang sinasabi natin na isa sa confirmation. Or kasi itong daliri. No. So mas maganda na mayroon kang talagang makikitang markings na naka-engrave. Okay. So kapag ganyan, huwag kayong mag-isip agad na yan ay treasure sign, no? Dahil ang mangyayari, mapahukay kayo sa walang laman.
Okay, katulad nito. No, may kanal siya diyan. May kanal din siya doon. No. So, hindi sila dito naghukay. Siguro nagbilang sila ng tingnan natin 1 2 mga 3 meters may bato. So, yan, kita natin. Yon. So, ang bato ay halos kapareho din doon, no? Mayroon ding mga butas-butas. So, dito sila naghukay. Okay? Dipinsahin, nakaupisa na. Nakaupisa na maghukay. Pero, kung tinignan natin, no, talagang napaka-nature yung bato, no? Nature talaga. Igawin ko na rin itong sample. Itong klase na bato, itong uri na o ganitong uri ay madali po itong markahan. Okay? So, kapag ang bato ay madaling markahan, hindi po gagawa ng markings dyan ang mga Japanese. Ang ginagyan nila ng markings ay smooth. Sulit talaga yung bato. Okay? So, yun ang reason kung bakit napahukay ang iba sa walang laman. So, ina-apply din natin ang gadget. Wala talagang detection dahil wala naman talagang laman at nature yan. Hindi yan man-made. Okay? So, yan kasi ang napala minsan sa paggamit ng kumpas-kumpas. No? Yun. So, salamat na rin dahil mayroon tayong gamit. So, nalalaman talaga natin na ito ay walang detection. So, doon sa una at pangalawang reference, bagsak po. Kung huhukayin ito, bagsak po ito. No? Unang-una, yung ganyang uri ay gawa lang po yan sa nature. And then ito, lalong-lalo na, na gawa lang talaga yan sa nature. So, kung ipagpatuloy ang hukay na yan, ay nagsasayang lang po tayo sa oras at pagod. No? Pangalawa, dito sa area ay walang detection. Diyan mismo wala yan. Zero wala. No? So, zero talaga yan. So, yun lang po. No? Siguro mga katins, yun lang ang ma-share ko sa inyo na ang nature po ay talagang, ang kalikasan ay talagang magaling gumawa, no, ng porma at hugis ng bato. So ang aral dito ay yung bato na linagyan ng markings ay hindi madaling markahan ng kahit sino. Matigas po yan at smooth po yung bato, hindi katulad niyan. Okay? Hindi katulad ng bato na yon na siguro kung may makita rin tayong maliit na bato dito at pukin natin to, mababasag agad to, no? Yan. And then yung mga ganyan, hindi talaga pantay, oh, hindi pantay. Yung mga gawa ng Japanese, pantay po talaga. Okay? So ito po ay confirm na nature lang po ito at wala po itong kinalaman sa Japanese treasure deposit. Okay? So hanggang dito na lang po. Once again, ito po si Dong Study Hunter. Kung bago ka lang po katiit sa aking channel, paki-subscribe na rin po and then paki-like and share yung notification bell dyan, paki-pindot na lang and then i-all muna katiits para maging updated ka sa lahat na video na i-upload natin sa ating YouTube channel, no? Sisikapin natin na makapag-share tayo sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa treasure hunting. Okay? So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.